bata, kinukumpara niyo yung pagmamahal namin ay mahal sa pagmamahal ni Migs. Kasi po, hindi niyo po kasi nauunawaan eh. Ang pagmamahal po kasi ng pamilya, ang pagmamahal ng kaibigan, pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kapwa, iba-iba po ng paraan yan. At ang kaligayahan na naibibigay ng pamilya, ng kaibigan, ng barkada, ay iba ang nagbibigay rin ng kasiyahan sa minamahal. Magkakaiba po yan ang ano yan ang kategoryan. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang pagiging masaya sa pamilya, hindi po natin pwedeng ikumpara sa kasiyahan na naibibigay ng barkada natin o kaibigan natin. Dapat po, iwasan po natin yung gano'n na kinukumpara niyo po ang pagmamahal namin kay Mahal. Di ba po? Ang pagmamahal ni Mahal kay Migs at saka sa amin. Yung naibibigay namin ng kasiyahan kay Mahal at naibibigay ng kasiyahan ni Migs dahil magkaiba po yun. Eh yung kay Mahal ay pag-ibig. Pag-ibig ng isang may gusto. Yung gusto, yung tulad ng mga normal na tao, gusto ni Mahal ng gano'n eh. Gusto niya maramdaman yung ganun eh. Hindi namin kayang ibigay kay Mahal yun. Si Migs lang ang makakapagbigay nun. Kaya yun, masaya siya doon. Kaya ba namin ibigay yung pag-ibig na binibigay ni Migs? Hindi naman ang binibigay lang namin is pagmamahal lang bilang isang kapamilya. Hindi naman po dapat natin ikinukumpara yun. Ang hirap sa atin, mahilig tayong magkumpara eh. Kung ano meron sa isa eh. Ito po ay hindi against kay Migs o kay Jethro. Ito po ay paglilinaw lang po. Dahil marami pong mga kaming nababasa na patungkol sa pamilya namin. Meron na sinagsasabi na bakit hindi namin kinukuha si Mahal kay Migs kung masaya siya sa amin. Actually po, ito sasabihin ko po sa inyo. 2013 or 20 basta something early 2010 magkakilala si Mahal at si Migs. At pagkatapos po, yung si Mahal umuwi rito na lasing na lasing. Binuhat ko pa siya papunta ng CR para lang sumuka. Ang dahilan dahil nagselos siya kay Migs. Unang nasaktan si Mahal doon sa part ni Migs na yun. Sabihin ko lang yung totoo, hindi po ako against kay Migs. Wala po akong nilalaglag dito. Ito po ay sinasabi ko lang katotohanan dahil panay po ang kumpara nyo sa pag-ibig namin ni Mahal. Nasaktan si Mahal nung unang pagkikita nila ni Migs. Kaya nga po, nagkatato si Mahal dito sa likod ng MM. Mahal and Migs ang ibig sabihin noon sa mga hindi nakakaalam. Ano po? Sa mga hindi nakakaalam po. Nasaktan si Mahal. Ngayon, dinasaktan si Mahal. Napunta siya doon kay Aris. Doon si Aris, doon nagkaroon ng katampuhan yung kapatid ko at saka si Mahal at saka yung kapatid ko si Irene, doon sila nagkatampuhan. Kasi nga si Mahal hindi na natuto. Pero hindi yun natampuhan na magkagalit sila. Hindi yun. Ang gusto lang ng kapatid kong babae na si Irene na magkaroon siya ng, kumbaga matuto siya sa mga pagkakadapa niya. Kumbaga gusto niya lang iparamdam na mali yung ginagawa niya. Pero hindi namin siya pinipigilan kasi gusto niya yun. Ang gusto lang namin, makinig siya sa amin. Yun lang naman po. Makinig siya. Nagkaroon pa nga kami ng mga pagtatalo ng ano, kumbaga kinakampihan niya yung lalaki. Kaya kami, tapos, eto, kaya, sasabihin ko po ulit sa inyo, naghiwalay na naman kasi nagkaroon na naman ng issue doon sa lalaki. Hindi nagkahiwalay na naman si Mahal. Napunta siya doon kay, ang pangalan nun? Lani? Hindi, yung lalaki. Hebreo Pilido. Something like that, yung pinakasalan niya. Oh, sasabihin ko sa inyo. Ito, magugulat kayo sa sasabihin ko rito. Nalaman ko na lang to
nalaman ko na lang to nung ano, umuwi na, kinuha ko si Mahal sa bahay ng sa bahay nila Bay. Nung umalis na yung lalaki, pumunta ng abroad. Doon ko nalaman na yung lalaki ay minaltrato siya. Biruin mo, maliit na tao. Papaluhurin mo, tapos lalagyan mo ng libro sa kamay. Alam po, gawain po ba ng matinong lalaki yun? Ha? Nasaktan si Mahal doon, hindi namin alam yun. Nalaman na lang namin kasi si Mahal, hindi yan nagsusumbong yan sa mga kakilala niya, mga close friend niya. Tapos magsusumbong na lang yan pag after na masaktan siya sa magsusumbong sa amin after masaktan siya. Ayaw niya na kaya hindi magsusumbong sa amin yan kasi papauwi namin siya. Kaya ganun po. Kaya sana po, maliwanagan kayo kaya hindi umuwi sa amin si Mahal kahit nasasaktan yan. Kasi gusto niya rin naman kasi yung maranasan yung tunay na pag-ibig ko. Gusto niya rin gusto niyang magkaroon ng sariling pamilya niya. Ganun lang po yun. Ganun lang po kasi po yun. Si Mahal ay umibig. Kaya dapat po, itong para sa amin yung pagmamahal namin sa pagmamahal namin. Dahil hindi namin kayang ibigay yung pagmamahal. Tapos, ayan. Umuwi si Mahal. Ayan, kaya nga po hindi umuwi si Mahal sa amin. Dahil nga po, mahal niya si Migs. Alam niyo po ang ibig mo sabihin. Ikaw ba yung kapatid mo? Kaya bang ibigay ng kapatid mo ang pagmamahal ng asawa mo? Sa tingin niyo po, pakisabi nga sa mukha ko kung pa kaya ibigay ng pagmamahal ng kapatid mo ang pagmamahal ng asawa mo? Or ng girlfriend mo? Or ng boyfriend mo? Pakisabi sa mukha ko yan. Pakicomment dyan kung pwede ko kaya ibigay. Panay kayo kumpare. Kung pa kayo kumpara. Nakakarindi na kayo eh. Panay lang kumpara nyo eh. Hindi muna kayo nag-iimbestiga eh. Kung kaya sa inyo kaya nangyari yon, yung ganon, sasabihin sa pagmumukha nyo dahil pinabayaan nyo yung kapatid nyo eh. Sabihin nyo ganon. Sabihin kayo sa mukha nyo, nasabihin sa inyo na pinabayaan nyo yung kapatid nyo na kahit hindi naman. Di ba po masakit? Kaya wag po tayong ganon, wag natin sasabihin na mas maalaga sa amin si Migs at si Migs kaysa sa amin. Hindi po ganun yun.